We are recognizing what you have done. Success is not offered to you in a silver platter. You have to work for it. My job this morning is to give you inspiration, but I would like to remind you of the saying which goes that success is only 5% inspiration, but 95% perspiration, which means that you can never be successful in life unless you work for it and you work hard for it. Kaya mga bata, kinikilala namin, pinapansin namin yung mga ginawa nyo. Kung hindi kayo nag-aral ng husay, kung hindi kayo naging mabubuting mag-aaral, hindi nyo matatapos yung tinapos ninyo ngayon. But of course, behind you are your loving parents who are always there to support you. And for this reason, we are also dedicating this commencement exercises to our dear parents who, in spite of our financial crisis, who, in spite of our economic difficulties and present hardships, you continued your strong belief in the power of education. You believe that the best that you can give your child is not only the riches that you can give them, but most of all, the kind of education that you give them. Please continue to inspire and support your children. Mga magulang, hindi po sapat na bayaran natin yung tuition fees ng mga bata. Hindi po sapat na bigyan ninyo ng pangangailangan yung mga anak nyo. Ang ating po mga anak, they are human beings. Meron niyang puso at damdamin. They have feelings and emotions which have to be satisfied. Hindi yung katulad ng mga alaga nating hayop sa bahay na kapag nabigyan mo ng pagkain at kanilang tirahan, sapat na. Ang mga anak natin merong puso, damdamin na dapat ay ating matugunan. What do I mean by this? What I mean is, you should continuously monitor and support your children. Huwag natin sasabihin na wala tayong panahon sa ating mga anak kasi busy-busy tayo sa paghahanap buhay. What we are doing in school will not be effective unless the parents cooperate with us. And from our observations, you send your children to our school because you believe that our school can give the best, the quality education that your children need. We appeal to you, we enjoin you, should you give your trust and confidence in us in continuing the education of our children, we will assure you that we will give them the best. We will continuously monitor, follow up what our teachers are doing in the school so that we can give the best educational services to your children.
and to the members of the faculty commencement exercises is the time also for reflection, for introspection, for looking back at what we did this school year. Did we give the best service, assistance to our students? Did we prepare our lesson plans very well so that they will learn well? Did we inspire them? Did we motivate them very well so that they will grow and develop to persons we want them to be? At sa mga mag-graduate, this is also a time for reflection. Nag-aaral ba kayo ng husay ito nagdaan taon? Gumawa ba kayo ng inyong assignment? Ginamit ba ninyo ng wasto ang talinong ibinigay sa inyo ng ating may kapal? Kung hindi, pangako natin na sa susunod na taon, pagsisikapan natin na papaunlada ang ating sarili at makapag-aral tayo ng wasto. At this point, I would like to congratulate again our graduates, our parents, and our teachers. Our teachers for a very good job. Well done. Pero kinakailangan konting reflection, no? Ginawa pa natin yung lahat nating makakaya para matuto at mapaunlad ang ating mga bata. Kung hindi, mananagot tayo doon sa nasa taap. So, hindi ko kayo kinukonsensya, no? Hindi ko rin kinukonsensya yung mga magulang. Kasi kalimitan dahil na lang magulang, ay nagkukula na akong panahon. Kasi aalis ako na alas 6, dadating ako alas 9. Pare-pareho tayo naging mga magulang. Hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong panahon sa ating mga anak. Katungkulan natin na kahit 30 minutes, 1 hour, bigyan natin ng panahon ang ating mga anak. And I congratulate all the parents over there. Because you found time to be here. Hindi ba niyo alam kung gaano tuwa, galak, at hindi malilimutan ng mga anak nyo na sila ay sinamahan ninyo sa panahon ng tagumpay na ito. So, continue to be loving, understanding, and supportive of your children. At ipinangangako ko sa inyo na kung itong mga anak-anak ninyo ay dito pa mag-aaral sa susunod na taon, ibibigay namin sa kanila the best education that we can give. Diba, teacher? We will do better next year. Again, congratulations at sana na-inspired kayong mga graduates, ano? Ulitin ko, yung daw inspiration ay 5%. Kinakailangan 95% perspiration. Ibig sabihin, magpapawis kayo, and you strive hard to improve. Thank you, and inspiring message.